Mga guys, no, meron naman tayo po dito ng i-repair na unit. Kung mapapansin nyo, iba na iba ito sa usual na nire-repair ko, which is yung video card na lagi natin nakikita sa ating mga videos, yung update natin sa mga sa page saka sa YouTube channel natin. Ngayon, ito ay ROG ng Asus, ayan, Republic of Gamers. Bali, ang issue nito ay no power. Salpak muna natin, no. So, ayan siya guys, naka GTX 860M. Okay. So, maganda pa itong unit na to, no. May kaon pa yan eh. Bali, sabi ng may-ari, wala daw power. So, una natin i-check. Ayan, meron tayong multimeter. Ngayon, ang una natin i-check guys yung ating power charger. Ang ating power. Check natin kung meron tayong voltage. So, mapapansin nyo, mababa. Check natin, baka malilo lang sumbat. Which is dapat ay according dito sa kanyang is 19 volts. Ayan, 19. So ayan, meron tayong 19 volts. Mapapansin nyo. Ayan, meron tayong 19 volts. Present naman yung 19 volts natin. Saksak natin siya guys. Saksak natin. Mapapansin nyo dapat sa mga ganitong laptop, meron na siyang indicator, iilaw na yung light dito sa charging light, yung charging LED natin. Kapag nasaksak na kasi itong power cord natin, dapat may indicator. At the same time, pag in-open natin yan, in-on natin, iilaw to. So wala tayong nakita. So power issue, it's either may shorting siya, no? Tapasin natin, check natin yung kanyang board. Pissed off today, and lately everyone feels fake. Somewhere I lost a piece of me, smoking cigarettes on balconies. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, you gotta be there for me too. So check natin yung voltage natin. Power rate.
Magamit tayo ngayon ng power supply. So yan, gamit tayo ng power supply para sa ating, kasi parang naglolo ko yung charger. Magamit tayo ng power supply ng DC bench. Mag-inject tayo ng 19 volts. Dun sa pinindot natin naka OCP or protection mode ang tawag doon, pinigilan ng power DC bridge natin kasi ibig sabihin may shortage. Subukan natin yun mag ano, huwag tayo mag ano, protection mode. Mapapansin nyo yung ampere natin ay yun, mainit, may mainit dito na MOSFET. Yung ampere natin ay mataas, yung voltage natin ay nag-drop. So, ibig sabihin, pakita ko sa inyo guys. So guys, papakita ko sa inyo yung banda dito. Ayan. Kasi dito yung may nag-iinit. Ayan. Ngayon, nalagyan ko siya ng bat lighter fluid. Ayan, papatakan natin. Nakita nyo, basa, di ba? Ngayon, pag nagsaksak tayo ng... Dali, patakan ulit natin. Pag nagsaksak tayo ng, ng 19 volts, dyan sa part na yan, kung mapapansin nyo, ayun, may nalulusaw agad. Nakita nyo ba? Dali, ulitin natin. Ayan. Ayan. Yung dalawang MOSFET na dyan, isa dyan ay shortage sapagkat nag-iinit. Ayan. Ayun, nakita nyo? Napakabilis. Ito yun. Ito. Ayan. Napakabilis. Again, isa pa. Ulit. Pagmasdan nyo yung dalawang MOSFET, kung alin sa dalawa ang mas mabilis sa dalawa. Inject tayo ng 19 volts. Ayan, oh. Parang ito, no? Parang itong nasa baba. Ngayon, gagawin natin, tanggalin natin yan or i-check pa natin yan, Okay. So, maaaring dalawa na, no? Kasi chinek ko, yung ating gate ay shorted. Guys, check natin yung source natin. Ito yung dalawang MOSFET. Ayan. Ayan yung dalawang MOSFET. Ito. Saka to. Itong source natin, naka-continuity mode tayo, no? Ayan, continuity mode. Ayan. Yung source saka drain or gate, dapat walang continuity, pero meron. So, shorted to. Tapos yung isa naman nating MOSFET, yung ating source ay, check ko ah. Hindi masyadong makita. Ayun. Yung ating source ay dito sa left side naman. Tapos ito yung ating gate. So meron ding continuity. So shorted tong dalawang MOSFET na to. Tatanggalin natin to. Tapos try nating palitan. Tingnan natin kung may pagbabago. Meron tayong spare parts dito. Kukunin natin yung MOSFET na ito. Around the world and back again. I hope you're waiting at the end. But I can't do this alone. Sometimes I just need a light. If I call you on the phone, need you on the other side. So when your tears roll down your pillow like a river, I'll be there for you. I'll be there for you.
voltage drop. Tapos, tutuloy natin yung protection mode para makasigurado tayo kung saka tayo mag i-inject. Ayan, bakit ako sa inyo. So, mag i-inject tayo. Ayan. Kung mapapansin nyo, ay, nakatanggal, sandali. Ayan, ulit. Natin kami nag-drop pa, no? So, ganun pa rin. Nag-drop pa rin yung voltage natin. Tulad ng ating inaasahan. Check natin kung saan yung nag-iinit. Katulad ng aking inaasahan, shortage tayo dito sa fuse na to, resistor na to. Ayan. Ayan. Mapansin nyo? Ayan. Shorted tayo dito sa resistor na to. Kailangan natin ito palitan. Ayan guys. Bali, tinanggal natin yung resistor. Ayan. Ito. Dito yung nakalagay. Ayan, papalitan natin siya na ito. Actually, magkaiba sila na itsura. Pero same lang naman sila ng reading. Ayan, papalitan ko sa inyo. Ayan siya. Ayan. R100 saka R0110. So, okay lang yun. Walang kaso yun, no? Papalit natin yun. Guys, no? Patuloy kong pagsasaliksik. Pagsasaliksik, ano? Sa board na to. Ayan, tinanggal natin. Meron tayo natuklasan, no? Ayan, papakita ko sa inyo kung ano natuklasan natin. Bali, itong ating resistor, ayan, pinalitan natin yan. Ginawa ko, siyempre, kumuha na tayo ng kaparehas na ano, reading. Yung R010, naganap tayo sa spare parts natin. So, kanina, pinaliwanag ko sa inyo, meron tayong shortage dyan na hindi ko makita kung saan nang gagaling. Pero, katulad na sinabi ko, sa patuloy nating pagsasaliksik, nakita ko siya ngayon. Nadali na natin siya, mga kapatid. Dali ang nangyari, ayan, papakita ko sa inyo. Ito, itong power rail natin, mula dito, yung 19 volts, papasok, dadaan dito, pupunta tayo dito sa pinaka first MOSFET. Ayan. Pagkatapos ng first MOSFET, tatagos yung volta ay pupunta dito sa second MOSFET. Tapos pupunta dadaan sa resistor, magsusupply dito sa power supply na to, sa inductor na to. Yung coil, kung tawagin coil. Ayan. Magsusupply yan dito. Ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit may shortage dito. Which is, pag tinanggal ko na to, wala lang connection sa kanya, pero shortage pa rin yung resistor natin. Nasa continuity mode tayo, pag dinrap ko sa ground yung ating, ano, yung ating, dali. Ayan, continuity mode tayo. Pag dinrap ko sa ground yung ating prone, ayan, tutunog yan. Ayan. Tutunog. Okay, sa ground. So, kailangan, dito sa ating resistance or resistor, wala tayong ground. Which is, kanina, pinakita ko sa inyo, may ground tayo dyan. Ayan, dito wala tayong ground. Ngayon, kaya binaklas ko siya, tinignan ko yung likod. Kasi meron akong nakitang power rail dito. Ano yung power rail? Ayan, pag sinabing power rail, data line, may connection yan. Bale, may connection. Ito, makikita nyo dito yung mga dot-dot na yan. Yan. Itong bilog na to. Ibig sabihin, may tagos yan sa likod. Ito yung binaliktad natin. Pabaliktarin natin, ha? Ayan. Dito yung tagos nyan. Ito. May MOSFET tayo dito. Ito, chineko good yan. Kung mapapansin nyo, meron tanggal na MOSFET. Ayan.
Chinig ko yung tatlong MOSFET na yan, nalaman ko, ito yung shortage. Itong MOSFET na to, ito nga siya, natanggal na natin. Hindi ko pa napapalitan. Ayan, ayan, MOSFET. Yung MOSFET na yan ay nagpa-power dito sa ating, yan, may power rail dito, pag tumagos ko dito, dito sa ating power sa GPU, processor. Itong coil na tatlong ito, BRM yan, BRM, voltage regulator module, yan, BRM. So yung ating BRM ay shortage dito sa ating coil na nagpa-power sa ating CPU. So kung i-check na natin ngayon yung ating mga resistor dito, kanina may mga shortage dyan, nawala na rin, tanggal na sila, ayan, wala na. Sorry, wala na tayong shortage. Ayan, okay na. Ngayon, papalitan lang natin yung MOSFET na yon. Papakita ko sa inyo kung bakit shortage yung MOSFET na yon. Nasaan na ba yan? Ayan, ito. Ayan. Nagtatama na yung gate. Saka yung ating... Andali ah. So, ayan guys, no? Ito yung ating MOSFET. Ayan. Yung pro natin, continuity mode tayo. Ayan, continuity mode sa ground. Ayan. Ayan, tutunog. So pag dinrap ko dito sa drain, tutunog. Kailangan dito sa source natin ay walang tutunog. Subalit the top watt may tumunog. So shortage siya hanggang drain. Yung source saka drain, source saka gate, shortage na rin 'yan. Nagtatagpo na rin. So hindi good yung MOSFET. Sira na. So, papalitan natin yan. Gahanap lang tayo ng MOSFET. Ah. So, ayan guys. Ayan. Naibalik na natin yung MOSFET. Pinalitan na natin. Kumuha tayo ng good na MOSFET. So, ngayon, gagawin natin, syempre, mag-check ulit tayo ng ating, check natin kung may shortage pa. So, check natin yung ating resistor dito. Ayun, wala na. Wala na tayo shortage. Yung mga resistor natin. So, ayan guys. Nakasaksak na yung ating, charging supply or charger natin. Check na natin ngayon yung supply natin. Ito yung ating multimeter katabi natin. Ayan. Kailangan dito, meron tayong 19 volts na lalabas. We have 19 volts present. Tapos, pupuntahin dito, syempre, sa ating capacitor. Dataan naman dito sa ating first MOSFET. Tatagos yan dito sa may kanyang kabila. Siyempre, pupunta dito sa second MOSFET natin. At same time, tatagos din dito sa kabila. Dapat meron tayong 19 volts. At dito sa resistor, meron tayong 19 volts din. Tatagos yan dito. Ang 19 volts natin, pupunta naman yan dito. Check natin, ipapower on na natin yung ating unit. Ayan, kung mapapansin nyo guys, meron na tayong indicator light. Patunayan na pwede na siyang i-on. Pinutin natin yung power on. Kapulad yan sa power on natin, meron ng light. Pinutin natin ah. So kailangan mo natin maglagay ng RAM. Sandali, lalagay natin yung RAM. So ayan guys, meron na tayong RAM. Meron na rin tayo, nakakabit na rin yung display natin, LCD, on natin. Guys, no, fit lang tayo dito sa ating ASUS na ROG. Bali, kanina, napapower na natin siya. Ngunit sa kasamaang palad, meron pa rin tayong problema. Wala siyang display. So, nag-flash na rin ako ng BIOS. Nag-flash na tayo ng BIOS. Naglagay tayo ng bagong BIOS. Pa rin tayo? Sawing palad pa rin. So, kung mapapansin nyo, nakatanggal yung ating BRM kasi na-detect ko na shortage tayo sa processor. Shortage yung processor natin. No? Patunayan, ito, papakita ko sa inyo na shortage tayo sa processor. Okay. Ang processor usually nagtitake yan ng mga 1.5 volts to 2 volts. Ngayon,
mag-i-inject tayo ng 1.5 tapos 3 amperes. So masyadong mataas na nga yung 3 amperes kung tutusin eh. Naka-protection mode tayo. Ngayon, pag namatay yung protection mode natin, pag nag-inject tayo, pansin nyo, nandito yung ating probe. Dito tayo mag-inject sa ating coil. No? Tingnan nyo mabuti yung power supply. No? Ayan. Ayan. Namatay yung ating protection. Ibig sabihin, shorted. Pag pinatay ko yung ating protection, output tayo, mag-output tayo ng voltage, 1.5, 3 amperes. Ayan. Tinitake niya yung buong 3 amperes. Okay? Nakawa nyo. Tapos, nagda-drop yung voltage, which is good naman yung 1 volts, pero kulang, dapat 1.5. Kasi, ang tinitake niya itong ating V-code dito, base dun sa kanyang specification, is 1.6. So, yun ang problema natin. So, ito kasi mga chip na ganito ay nare-rebol. Nare-rebol yan, ito. Yan, yung chip na yan. Para siyang, ano, kung pinaklas natin yan, para siyang chip ng video card na nakadikit. Hindi siya yung removable. No, katulad ng ibang processor na lumang laptop, removable. So, yun lang, yun yung update natin. So far, napapower naman natin siya. No, wala namang problema sa power. Nag-power na yan, may power na yan. Kumbaga, yun na lang talaga ang problema natin, yung ating BRM. Or ano, yung ating processor. No? Tayo sa 19 volts. Okay. Output. Ayan. Ayan o, mapapansin nyo, may light na tayo. So, ayaw lang niya talaga mag-display. So, may power na yan, yun. 19 volts. Good na good na. So, may humaharang lang papuntang processor. Kasi nga, shortage sa processor. Ayun. So, ganun ang nangyayari. Okay, susubukan ko siyang i-reheat yung processor. Tignan natin kung may pagbabago.